Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito ay inyong matutunghayan ang action drama mystery thriller movie na may pamagat na The Return of Sister-in-Law 2021. Nagsisimula ang lahat sa pagpapakita sa isang dalagang nagngangalang Kiso na nagpapahangin sa labas ng kanilang tahanan. Sa ilang sandali ay malilipat ang eksena sa nakakatanda niyang kapatid na pulis na si Juyun na sinubukan na suhulan ng mga makapangyarihang mafia sa kanilang bayan. Dahil sa hindi nito pagpayag sa inaalok na pera ay agaran siyang ipinaligpit ng mga sandaling iyon. Nakita ni Kiso ang mga nagaganap at sakto na ang isang gangster leader na si Dauban ay naaninag siya sa may sulok. Kinuha siya nito at sa harap ng kanyang naghihingalong kapatid siya walang tigil na pinaglaruan ng nasabing gangster. Matapos ang ilang minutong pagsasaya nito sa kanya ay dito na nila tuluyang tinapos ang kanyang kuya. Sa kabila ng mga nangyari ang mga pulis na katrabaho ng kanyang kapatid ay walang mga magawa. Dahil sa takot ng mga ito sa nasabing grupo na nakabangga ni Juyun ay tila sobrang nabahag ang kanilang mga buntot na imbestigahan ang nangyari. Pinayuhan rin siya ng mga ito na ipagpasa Diyos na lang ang lahat at ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kasunod ng pagbibigay ng perang benepisyo ng kanyang kuya. Lubos na ikinasama ng loob ni Kiso ang kanyang narinig. Dahil hindi niya maasahan ang mga kapulisan, tinungo niya ang teritoryo ng kilalang business tycoon na si Haihuo na sikat sa pagtugis sa mga gangster na nagiging salot sa kanyang mga negosyo. Noong una ay ayaw siyang papasukin ng mga bantay na tauhan dahil bawal ang ordinaryong tao sa lugar nila. Pero hindi nagtagal ay napansin siya ni Haihuo na agad siyang pinayagan na mapakinggan ang kanyang pagparito. Matapos makaakyat sa opisina ay sakto na mayroong isang gangster silang nahuling na memerwisyo sa isa sa kanyang mga negosyo. Hiniling ni Kiso na tulungan siyang makapaghiganti sa mga lumapastangan sa kanya at tumapos sa kanyang kapatid kapalit ng dala niyang pera. Noong una tinanggihan ito ni Haihuo, subalit nang walang alinlangang ginawa ni Kiso ang pinag-utos niya ay dito na nagbago ang lahat at sinabing magmula ngayon isa na siyang bagong tao na kanyang magiging tauhan. Makalipas ang ilang buwan, ang gangster na si Dauban na lumapastangan sa kanya ay kasalukuyan nagtungo sa isa sa kanyang mga pasugalan. Mayroon isang lalaki na natalo at nakapag-utang sa kanila ng malaking halaga ng pera na hindi makapagbayad kaya nainis siya at ginawa niya ang mga bagay na ito. Sa loob naman ng kwarto ay may isa pang pulis na mapag-aalaman na nahuli nilang palihim na nag-iimbestiga sa mga bawal nilang gawain. Nang tatapusin na ito ng nasabing gang leader ay biglang may dumating na babaeng umagaw ng atensyon sa lahat ng tao na nasa labas. Maging ang mga nagsusugal at tauhan niya ay natameme na lang dahil sa kanyang suot. Makikita na ito na pala si Kiso. Hindi siya nakilala ng bastardong si Dauban at inakala na ito ang inorder na masarap na putahe para siya ay paligayahin. Nang masolo na ito ni Kiso malayo sa kanyang mga tauhan ay tinangka agad niya itong tapusin. Nanariwa sa kanyang memorya ang pangbababoy na ginawa nito noon at sa pagtapos sa kanyang pinakamamahal na kuya. Lumaban din ito at pilit na dinepensahan ang kanyang sarili. Kahit may tama na sa tagiliran ay mabilis pa rin siyang nakakagalaw kaya mas lalong pinagigihan ni Kiso ang ginagawa niyang direktang pagpuntirya para tapusin na ito. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin namumukhaan ang individual na nilapastangan niya dahil sa dami ng kasamaang kapareho nitong ginawa sa nagdaang mga panahon. Tila gulat na gulat rin siya dahil ngayon lang may naglakas loob na kalabanin siya at isa pa itong babae. Kaya dahil rito, galit na galit nitong inutusan ang mga tauhan niya na iligpit agad siya ora mismo sa lalong madaling panahon. Subalit silang lahat na nasa loob ng lugar ay hindi nagsiobra at mabilis lang na inubos lahat ni Kiso nang walang kahirap-hirap. Nang lumabas siya ay makikita na lang na nagkakagulo ang lahat ng mga sibilyang tao at mga nagtatakbuhan sila palayo dahil nag-aabang na pala ang sandamakmak na bilang ng buong grupo ng mga gangster. Mabilis siyang sinimulan na sugurin ng mga ito, marami man ang kanilang bilang ay mapapansin na walang pakialam si Kiso at hindi makakaila na hindi siya nakakaramdam ng kahit konting kaba dahil determinado talaga siyang tapusin ang leader nila na isa sa mga sumira ng kanilang buhay ng kanyang kuya. Naging napakatindi ng bakbakan na nagmistulang may nangyayaring gera sa buong kalsada. Kahit magtulong-tulong silang buong grupo laban sa nag-iisang siya ay walang magandang resultang nangyayari at sila pa ang isa-isang nauubos. Sa bawat pag-atake ay talagang sinisigurado ni Kiso na hindi na sila makakapangapi pa ng ibang mga mamamayan.
Hindi nagtagal makalipas ang ilang minutong pakikipagtunggali at umaatikabong labanan, ang kaninang batalyon ng mga gangster na tauhan ni Dauban ay tuluyan ng nangapok sa lahat at karamihan sa mga ito ay wala ng kakayahan pang bumangon at hindi na nila magagawa pang manggulo dahil unti-unti na silang mga binabawian. Nagmistulang tutang takot na takot ang kanilang leader at nagtago ito sa kanilang building. Habang hindi nakatingin si Kiso ay nagsimula itong magpaulan ng mga putok. Dahil hindi niya makakaya sa mano-manong laban ang babae ay desperado na lang itong nagpapaputok sa buong paligid sa pagbabaka sakali na matamaan niya siya. Hindi nagtagal na pagtanto lang ni Dauban na siya pala si Kiso ang kapatid ng isa sa mga pulis na tinapos nila dahil ayaw makipagtulungan sa kanilang mga gawain. Nakuha pa nitong tumawa at manginis habang tinatanong kung nasarapan ba siya sa ginawa niya noon. Dahil rito ay hindi na pinatagal ni Kiso ang lahat at tuluyan na niyang isinakatuparan ang kanyang pakay. Nakaramdam siya ng kaunting kagalakan ng matagumpay niyang napuksa ang leader at ang buong grupo nito, pero hindi pa rito natatapos ang kanyang paghihiganti dahil mayroon pang isang natitira na isang mafia boss na nagngangalang Guayan na kasama ni Dauban ng mga araw na iyon. Sa tulong ni Haihuo at ng kanyang mga tauhan ay sinugod nila ang paggawaan nito ng mga bawal na draw kung saan dito nagmumula ang talamak na bentahan nito. Walang kaalam-alam ang mafia boss na habang siya ay nasa party ay tuluyan ang nakugkob sa tulong ni Kiso ang buong factory. Sinabi ni Haihuo na itigil na nila ang pagtatrabaho sa lugar na ito at nagpaagaw pa siya ng maraming pera. Subalit hindi nila napansin na ang isa sa mga nagtatrabaho ay bantay na assassin pala ni Guayan at sinubukan itong tapusin si Kiso na mabilis na hinarang ni Haihuo. Dahil rito, ang plano sana nilang pagsugod sa kasalukuyang kasiyahan na nagaganap sa bar nito kung nasaan ang mafia boss na si Guayan ay naantala. Kagad nilang dinala si Haihuo sa ospital at mabilis na nagsagawa ng operasyon. Nang malaman ng mafia boss ang pagsugod sa isa niyang factory ay galit na ipinag-utos nito sa mga tauhan niya na tapusin ngayong gabi rin si Haihuo sa kahit anong paraan pa. Habang binabantayan ni Kiso ang taong patuloy na tumutulong sa kanya ay biglang nakaramdam siya ng mali sa isang nurse na ito na makikitang maglalagay ng kahinahinalang gamot. Nagulat na lang siya nang bigla itong lumaban na lumalabas lang na ito ay pinadala ng kalaban para gumanti sa nangyaring pagkubkob kanina nila Haihuo sa factory. Mabilis niya itong napigilan, bilang utang na loob sa kapakanan ng taong nagbigay sa kanya ng malaking suporta magmula ng araw na iyon ay napagplanuhan niya na sumugod na lang ng mag-isa sa nasabing bar ng sunod niyang paghihigantihan. Subalit nagtaka na lamang si Kiso nang dumating siya rito ay tila tapos na ang idinaraos na kasiyahan. Ang inabutan niya ay ang kapatid ni Guayan na si Jingyan na isa ring ubod ng sama na tao na pasimuno sa mga pangbibihag sa mga magagandang dilag para ibenta sa mga parokyano ng bar. Naging napakahigpit ng kanilang bakbakan at sa ilang segundo ng palitan nila ng atake ay biglang nahilo si Kiso. Tila ba parang may kung anong mali sa lugar kung saan dahil sa kemikal na inihanda ng mautak na kaharap niyang ito ay tuluyan nang nawalan ng kakayahan si Kiso na makagalaw. Nang sa sandaling lumapit na ito at nakahanda ng kalabitin ang hawak niya para siya ay tuluyan nang tapusin ay biglang umalingaw-ngaw ang isang putok. Makikita na lang na naka-recover na pala si Haihuo at dumating ito para muli siyang tulungan. Sinabi nito na hindi niya kailangang kumilos ng mag-isa dahil sa pagsapit ng bukang liwayway ay aatake na mismo sila sa teritoryo ng kinamumuhihan nilang mafia boss. Tulad ng napagplanuhan ay maaga silang naghanda, pagkarating sa lokasyon ay naghihintay na rin ang lahat ng mga tauhan nito. Naunang nagpasimula ng pagsugod ang buong grupo ng kalaban nila Kiso na agad din nilang sinegundahan. Sumiklab ang umaatikabong bakbakan sa pagitan ng dalawang malaking grupo ng bawat kampo, nagmistulan itong gera ng mga gangster kung saan pinaglalaban nila ang kapakanan ng bawat boss at leader nila na noon pa man ay may nangyayari ng hidwaan pagdating sa usaping negosyo at impluensya, unti-unti dahil sa planong naisip ni Kiso at sa husay ng dalawang bodyguard ni Haihuo na sila John at Lee Yu ay malapit na nilang maubos ang mga ito na pakahulugan lamang ng nalalapit nilang pagtatagumpay. Matapos ipaubaya sa kanyang mga kasamahan ang paglaban sa buong grupo ay dagli siyang dumiretso sa kinaroroonan ni Guayan. Nang ipinakilala ni Kiso kung sino siya at ang hangad niyang paghihiganti para sa ginawa nila sa kanyang kuya ay biglang natawa ang mafia boss. Tinanong nito kung anong gagawin niya kung malalaman niya kung sino talaga ang taong mastermind sa nangyari sa kanyang kapatid. Tila may isang malaking revelasyon itong nalalaman, at nang isasambit na niya kung sino talaga ang may pasimuno ng lahat ay biglang lumitaw si Haihuo at agad siyang tinapos.
sinabi nito na hindi na niya dapat binibigyan ng pagkakataon ng kalaban na gumawa ng anumang kilos. Nakamit na ni Kiso ang kanyang minimithi pero tila hindi pa rin siya makaramdam ng kasiyahan. Dito na unti-unting nabaligtad ang buong kwento, nagulat na lang si Kiso nang malaman na tinanggal na niya ang ilang mga manggagawa at ipinalit ang mga gangster na tauhan nila Guiyan. Ang negosyanteng inakala niya na taus-pusong tumutulong sa kanya ay ginamit lang pala siya. Makikita na sila Haihuo na ang kumubkob ng mga factory at nagsimula na rin silang gumawa ng mga kontrabando na agad na kumalat at naging mabenta sa buong distrito. Sa paglipas lang ng mga araw nang bumalik siya sa baryo kung saan sila nakatira noon ng kanilang kuya ay dito tumambad sa kanya ang hindi mabuting kalagayan ng mga taong napariwara dahil sa paggamit ng mga binibenta nila Haihuo. Napagtanto niya kung anong klaseng tao ba talaga ito. Hindi niya akalain na noong una pa lang ay plano na pala nitong pabagsakin ang lahat ng mga mafia boss sa buong distrito para siya na ang maghari at mamayagpag sa pagbebenta ng mga kontrabando. Isang gabi habang busy ang mga trabahador sa paggawa ng malaking produksyon sa pinakamalaking factory na pinamamahalaan na nila Haihuo, pumasok siya at pinalabas lahat ng mga nasabing trabahador. Dito ay mabilis siyang gumawa ng sunog na agad na kumalat at tumupok sa buong lugar. Sumabog sa galit si Haihuo kung bakit nakinig at hinayaan nilang gawin itong lahat ni Kiso. Dito na talaga nahayag ang tunay na ugali na mayroon ng negosyanteng ito. Mababatid na dahil sa ginawa ni Kiso ay hindi ito papayag na palagpasin na lamang ang nangyari. Isang araw, makikita na lang si Kiso na bumalik na pala sa kanilang baryo at tumutulong ito sa pag-aaruga sa mga taong nagpapagaling sa kanilang pagkalulong. Sa ilang sandali sa hindi inaasahan ay dumating sila John at Liu kasama pa ang ilang bilang ng mga gangster. Naparito sila upang sirain ang lugar at hanapin na rin si Kiso. Pagkapasok sa kwarto ay inaya ni Liu ang mga nagpapagaling na muling gumamit ng dala nilang gamot. Tuwang-tuwa nitong pinaglaruan ang mga pasyente at sinabing ibibigay niya ng libre ang hawak niya kung tatapusin nila ang kanilang nanay. Pinigilan ni Bang ang gagawin nito at minalas na siya ang tinamaan ng pagsunggab. Sa puntong ito na sumugod si Kiso, sa isang iglap ay mabilis niyang tinapos si John at dito na rin nagtulong-tulong ang mga taga-baryo. Naputol ang eksena at nagising na lang si Kiso na nasa ospital na. Sinabi ng pulis na si Wo Chen na bagamat nagtagumpay silang maitaboy ang mga tauhan ni Haihuo ay kapalit naman ito ang pagkasira ng buong bahay aruga at tinangay pa nila ang ilang mga kalalakihan sa baryo para pagtrabauhin na parang alipin. Hindi na nagsayang ng oras si Kiso at nagpasimula siya ng pagsugod sa panibagong kutan na kinaroroonan ngayon nila Haihuo. Matapos mabilisang ubusin ang mga bantay sa opisina nito ay dumiretso na siya sa loob. Ayaw na niyang patagalin pa ang lahat at talagang gusto na niyang tapusin si Haihuo pero sadyang napakahirap talaga nitong mapatamaan. Nang makuha nito ang armas ay siya naman ang walang tigil na pinaputukan nito na pilit na iniwasan lahat ni Kiso. Dito palang napagtanto ni Kiso ang mga sinabi ni Guiyan noong nakaraan patungkol sa totoong pasimuno ng pagpapaligpit sa kanyang kuya. Lumalabas na ito ay walang iba kung hindi ang lalaking kaharap niya ngayon na niloko lang siya noong una pa lang. Dahil rito ay mas naging determinado si Kiso na tapusin na ang kasamaan ng inakala niyang isang mabuting tao. Sobra siyang nahirapan sa kanilang tunggalian dahil alam nito ang kanyang bawat galaw na siya mismo ang nagturo sa kanya lahat. Nang wala na talagang maisip pang paraan si Kiso upang talunin ito ay sinadya niyang patamaan ang kanyang sarili na tumagos patungo kay Haihuo. Kasabay nito ay tuluyan na rin nag-api ng mga kapulisan ang iba niyang mga tauhan na nasa ibang factory at dito ay matagumpay na nilang napabagsak ang paghahari ng kanilang mga masasamang gawain. Sa pagtatapos ay dumating na rin ang mga operatiba sa kinaroroonan nila Kiso. Sa kabutihang palad ay tila nakaligtas pa siya at makikita na lang na nakabalik na muli siya sa kanilang baryo kung saan payapa na siyang muling naninirahan. Special shoutout kay Maria Del Daragosa. Shoutout rin kay Joseph Yeruela, kay Kabukid from Bulacan, kay Gino from South Korea, at sa huli kay Bogard Kainin, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pag-like ng ating video.